Kaya ang gagawin naman sa buhok na isang dali lang, yung gagawin sa 70 strands up to 100 strands of hair na yon, hindi bubunutin, bagkus yun ay guguntingin lang. Sinabi na sa iyo ng staff kahapon pa lamang, di ba? Oh. Ano, paano ka mabibinat doon? Di ka naman, hindi naman hilain yung mga buhok mo, kundi gugupitin lang. 100 lang ng buhok, para nagpagupit ka lang. Makinig ka muna, Michelle. Teka muna, teka muna. Kahapon, kung matatandaan mo, okay na sana. May isang netizen nagtanong kung ipagpapatuloy pa yung blood test at saka yung urine test dahil nag-arigluhan na kayo ni Tekla. Sabi ko, hindi na kasi nagkaayos na eh. Ang nangyari, naghamon ka. Sinabi mo sa amin, hindi, gusto ko magpa drug test, hair follicles drug test to prove to them na inosente ako, blah, 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 blah. Ikaw naghamon, remember, sabi ko, you don't have to, pero sige, pagbibigyan kita. Kaya nga, kung matatandaan mo, pagkatapos noon, marinig ko na naghamon ka at magpapadrug test na, sabi ko, aba, eh matapang to, mukhang talagang, pero sabi ko na totoo, nag-offer ako ng mga tulong, remember, pustiso, bayad sa rent, 4 months advance, groceries, etc. Now, umaatras ka. Sabi po kasi ni Tita, pero sir, kung hindi naman po talaga maaari yung health ko doon, bilhin pa rin po ako. Hindi na. Suggest na Tita ko, bilhin mo ko hindi po. Hindi na. Kasi ako halang sa mga hindi na. Hindi mo lang sinulog yung sarili mo sa akin, kundi ang ginawa mo, nag-dive ka sa isang dagat na umaapoy, malaglap na apoy. Very clear na sa akin, this is now an indication to me na meron ka talagang itinatago. You're lying. Kasi alam mo, kapag sa'yo rin, kaya mong iwasan. Dito kasi up to 90 days, malalaman kung gumagamit ka pa rin o hindi. Ikaw ang naghamon. Opo, sir. Now, yung palusot mo, sabi ng auntie mo o tita mo na mabibinat ka, that's bullshit. Alam mo yun, na bullshit yun. Now, gagamitin mo sa akin. Hindi ako doktor, pero na walang kinalaman sa ikaw ay mabibinat kapag ikaw ay ginupitan ng buhok at ikaw ay nanganap ng masagot. Opo, hindi ko rin po alam kasi wala rin po ma-idea dun, sir. Hindi mo ka na magkakaangan. Pero kung hindi naman po talaga makaka-affect. Sige po, sir. Hindi na. Sige po natin. Hindi na. Kagabi, ilang beses kang pinilit ng mga staff. Paulit-ulit, nanindigan ka na hindi na. Ngayon, babawi ka, hindi na pwede. Kasi nga, ngayon, very clear sa akin na mukhang gumagamit ka pa rin. Huwag ka umiyak. Gumagamit ka pa rin. Huwag mo kundamahan. Now, kung gumagamit ka pa rin, hindi ka karapat-tapat mag-alaga ng mga bata. You really don't. Nalo kong sasin mo sa akin, hamon ka kasi ng hamon. Talaga hindi kasi matigil yung, ano, yung apod mo. Diba? No, nag-isa ka. Sasabihin mo natin ka. So, Michelle, ni Singkunduling, wala akong ibigay na tulong sa'yo. Oh, ipatatanggal ko rin. Dahil, gagawa ng assessment ang DSWD, lilitaw, na gumagamit ka pa rin, at yan ay bibigay kay Tekla. No? No? Kahit na umiyak ka ng dugo, wala na akong pakialam kasi huli ka na. Hindi na. Hindi mo na ako mandala sa iyakan. Yun lang ang naging susi. Nabuksan yung mga tinatago mong kalokohan. Pandora's box, ika nga. Wala na. Wala na. Kita mo yan? Kasi hamon ka ng hamon. Oh, pinatulang ko yung hamon mo, hamon pa mo. Ngayon, pati anak mo mawawala sa iyo dahil matatransfer ko yan kay Tekla. Sapagkat nakikita ko mukhang hindi ka karapat-dapat mag-alaga ng bata sapagkat gumagamit ka pa rin. Why? Dahil takot ka magpa-drug test. Meaning, you're still using. No, ayoko makausap yung mataba mong kapatid. Wala siyang pakialam dito. Ito siya rin. Hindi. Hindi. Pati yung kapatid mo, mami, papa. Ipapatukhan ko pa yung kapatid mo. Siguro lahat kayo dyan, magkakapatid, sama-sama, nag-good time. No. Ipatuloy. Hindi na. Hindi na. Nadulas na kayo. Hindi na. No. 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 Nope. 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 Ang tapang mo magbigay ng hamon, hamon-hamon kasi, nope, nope. Akala mo hindi ko kasi papatuloy yung hamon. Akala mo kasi hindi ko papatulan yung hamon mo. Kasi nagkarigluhan na kayo. Pinatulan ko. Hindi. Hindi.
nanindigan ka kagabi paulit-ulit kang kinausap ng mga staff. Michelle, huwag kang umatras kasi ito magpapatunay na ikaw ay inosente at malinis ka. Ayoko, sabi ng tita ko. To heck with your tita. Lumapit ka lang doon sa tita mo. Sino ba itong tita mo? Doon ka na lumapit ng tulong. Gusto niya po makausap yung tita ko, nagsabi ko? Hindi na. Para kaya ano pa. Wala na akong pakialam sa tita. Wala akong kausapin ng tao dahil dito nasunog na kayo lahat. Buong pamilya, sunog kayo sa akin. Nako po! End of the line.